Hello, my friend Success Finder. This is John Ripinor and my name is Raven. Welcome po sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung notification bell. At kung merong tanong ka, comment mo na sa baba at gagawin kita ng video at sasagutin kita ng personal. Isa nga pala akong entrepreneur at isa rin po akong web developer or slash freelancer. So, let's start the video. Subscribe button and then check nyo nga rin itong bell button na ito. Panibagong araw na naman, panibagong vlogs na naman. Magandang araw, magandang gabi kung saan man kayo nanonood ng video natin ngayon. Mukhang parami ang mga tanong sa mga past video natin. At kung may tanong ka sa mga past video at hindi kita nasagot, abang-abang ka lang po at i-upload ko yan at sasagutin din kita ng personal katulad ng video na ginagawa ko ngayon. So, ang tanong natin ngayon is, sasagutin ko ay si Q. Ang pangalan niya po ay Q Chess. Yes, Q Chess. So, ang tanong niya sa past video natin, ang tanong niya po ay, paano po ba malaman if paid na ba talaga yung bill? Paano na ba malaman if paid na ba yung bill? So, yun po yung tanong ni Q She. So, atin po siyang tutulungan at mabigyan ng linaw sa kasagutan na tanong niya ito, kung paano ba nga ba malaman kung paid ka na talaga sa billing mo, sa mga payment mo kapag gumamit ka ng online payment, lalong-lalo na sa GCash or sa Paymaya. Yun yung gamit ko. Doon niya nakita ang pag-process ko ng payment ko. Nasa baba ng video na ito, sa link description, yung link kung saan nang galing yung tanong niya o saan yung tanong na yun o is anong video anong video yung tanong nang galing yung tanong niya. So, bago ko po sagutin yung tanong ni ano pangalan nito? Ni Q Chess. Bago ko po sagutin yung tanong niya ay disclaimer lang muna. Hindi po ako agent ni GCash o Paymaya o sa kahit anong mga nabanggit ko na mga sa mga past video ko. Hindi po ako isang agent doon. Hindi po ako nagtatrabaho sa kanila. Isa po akong web developer at isa rin po akong freelancer. Ginagamit ko lang yung mga serbisyo nila. At ang yung mga sinishare ko sa inyo ay pawang nararanasan ko lang o pawang experience ko lamang sa paggamit ng mga services nila. So, klaro-klaro lang po tayo. So, balik po tayo sa tanong niya. Hello po sa ulit sa iyo, Q-Chess. Kung ikaw ay magbabayad through online, make sure na magbayad ka before 5 days sa due date ng billing mo. Kasi, it takes 3 to 5 days yung kadalasang mag-process pag sa online ka. Halimbawa, sa akin, kadalasan sa internet na PLDT. PLDT yung binabayaran ko sa internet na nagbabayad ako 5 days before na yung due date ko. At magti-text sila sa akin mga 3 to 5 days na. Halimbawa, nagbayad ako ngayon. So, after 3 days, expect ko, basta 3 to 5 days, expect ko na makakatanggap ako ng text galing kay PLDT kasi siya yung binayaran ko ng billing. So, maghihintay ako ng text ni PLDT. Doon mo malalaman na paid ka na talaga if nakatanggap ka ng text nila pag nakatanggap ka ng text nila. So, ibig sabihin na nun, na-process na nila yung payment mo. Sana na-gets mo yung point ko. Sana ma-gets mo yung ibig sabihin ko. Pero halimbawa, kapag nakabayad ka na ngayon,
So, yung araw na ngayon is, ito yung araw na to is due date mo. Nakabayad ka, due date mo na. Hindi ka nakabayad nung 5 days before. So, ibig sabihin nun, mag-expect ka, sana ma-process nila yun agad, pero pag-expect ka na maputulan ka kasi ang margin talaga nila is 5 days before, 5 days sa billing ng due date mo, mapaprocess yung pagbayad ng payment mo online. Kasi, kapag nagbayad ka ngayon, due date mo ngayon, patulad ng nangyari sa akin, sa PLDT, nagbayad ako ngayon, due date ko bukas, so pagkatapos, lumugahan, naputulan ako ng internet connection. So, napakalaking impact sa akin ng internet connection kasi yun yung kinabubuhay ko ngayon. Hindi ako mabubuhay pag walang internet. So, pumunta ako sa PLDT. So, yun nga, sinabi nila sa akin na dapat magbayad ka. Kahit anong online payment, dapat magbayad talaga before, 5 days before yung due date. Kasi iwas na sa mga, katulad ng lost connection, yung maputulan nga, diba, sabi ko. So, yun sinabi sa akin. So, yun din ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Dapat magbayad ka 5 days before kasi pag hindi mo ginawa yan, mapuputulan ka ng internet connection. So, ano na mangyari? So, ano na mangyari ngayon? Na nagbayad ako pero naputulan pa rin. So, ang ibig sabihin nun, yung binayad ko ngayon, yung binayad mo ngayon na naputulan ka, ang ginawa ko kasi is, pumunta ako sa PLDT office, tapos nagreklamo ako doon. So, naputulan ako doon. So, hindi pa yun lumabas sa system nila na nagbayad ako. So, ang ibig sabihin nun, binayaran ko na lang yung billing ko doon sa office. Ang masakit doon is, 3 days pa bago bumalik yung internet connection ko. Hindi pa agad bumalik. Umabot pa yung mga 24, mga less than 3 days. Umabot pa doon. Tapos, malaking perusi yun sa akin. So, yun ang nangyari sa akin pagbayad ko ng online payments online. Nagbayad ako ng billing ko sa online. So, dapat yun nga nangyari sa akin na pagkatapos nun is di na ako umulit. At yun na, nagbayad na ako. Talagang nagbabayad na talaga. Madalas nga insan is nagbabayad na ako ng pagka, di ba, minsan pag sa PLDT is, ngayon is nakaka-receive ka na ng billing nila na magkano yung billing mo ngayong month, ngayon yun. So, wala pa, malayo pang due date is binabayaran ko na agad para iwas na sa putol ng internet connection. So, kung makakabayad ka, expect mo, pag nagbayad ka ngayon, expect mo talaga makakatanggap ka ng text. So, balik tayo doon sa kung ano na mangyayari sa pera mo. So, ang ibig sabihin nun, ang past na binayaran is madadagdag lang yun. So, ibig sabihin nun, paid ka na sa next month. So, bali, advance ka na ng next month sa payment mo. So, advance na po ako nun. 1 month advance na ako. So, by next month, hindi na ako magbabayad kapag ginusto ko kasi paid na ako next month. So, wag kang mag-alala kapag hindi yun nag-process kasi by next month pa yun magpa-process. So, yun yung nangyari sa akin. So, kapag nagbayad ka through online is mababayad talaga mababawasan talaga yung account mo dun sa GCash mo. Kung halimbawa GCash yung ginamit mo. So, yun, mababawasan talaga yun. At kung nakita mo naman sa account mo na nabawasan talaga, halimbawa GCash, okay lang din po yun kasi means dun po yun, bayad ka na sa next month mo. Basta make sure lang na tama yung pinaglalagyan mo ng input sa account mo. Dahil, kung hindi, kasi kasalanan mo na yun pag hindi tama yung mga input na nilagay mo sa pagbayad mo. So, yun lang, sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Pangalan ito, Kuyushi. Basta yun na, sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo na kung may tanong ka pa, comment ka lang sa baba at
tutulungan kita, sana sa aking makakaya. At sana, ilike mo naman yung video natin ngayon. So, kung bilang pasasalamat na rin at advance, at sa mga advance video na rin ito, advance video na rin ito na ginagawa ko ngayon sa mga tao pa na magtatanong katulad ng ganito, papanood ko to sa kanila at sila na naman ang magpapasalamat sa akin dahil natulungan ko sila at sana natulungan din kita at nasagot ko na maayos. Sige, maraming salamat sa lahat ng mga sumusunod at sa mga sumusuportang tunay. So yun nga, hanggang dito na lamang. Kita-kita ulit sa mga susunod na mga video. Once again, this is John Ripinor and my name is Raven. Learn to give and to give before you receive. Ay sigeg!